Good morning, class, and welcome back to our online class. And for today's video lesson, we're going to perform and we are going to demonstrate to you what are the components of table skirting and what is the importance of table skirting. So, to start with, I would like you to welcome again and I'll sit back and relax. And this is your teacher, Mr. Malang Bernabe, your TVL trainer and TVL instructor. And I would like to welcome you for your 30 minutes demonstration for table skirting. So take note, class, that the table skirting has three components. The first one, we have the so-called the top cloth or the table cloth. And the second one is the so-called skirting cloth. And the third one is the crumpling cloth. So all of these three, I'm going to demonstrate with you with the five unique skirting design, which is very requirements during your FBS assessment. So set back and let's go start the first one. First, class, you have to measure the length of the table. So to ensure the length of the table, if you don't have the tape measure, you can use your fingers by ang tawag ito, tangkalan. Oh, dangkal system. Bilangin mo isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, apulo, onse, dose. So there are 12. So ang half nun, para makita mo yung center, is half of 12, is 6. So bilang ka uli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that means, dito ang center. So, lagyan mo ng pin para malaman mo na ito yung pin. Bakit importante na makita natin yung center sa table? Kasi sa skirting class, dapat alam nyo ang tinatawag na balancing. May tinatawag tayo na balancing na kung saan pareho yung design sa right at saka pareho yung design sa left. Makikita yung center, kaya na tinatawag na centerpiece kasi nasa center siya. So, katapos matuck in yung top cloth natin, kailangan natin ng top cloth para dito sinasabit ang mga pin during your skirting. Okay? So, ito yung gamit ng top cloth. Tapos, i-intuck mo siya gamit ang mga thumb tucks. Ito, both sides, dapat well intuck yung cloth para pag-pin mo, di siya aangat, minsan bababa. So, proper intact of the cloth. So, let's start with the first demonstration of table skirting, which is making of the centerpiece. That's the first one. So, depending kung anong gusto mong design, you have bundle of roses, you have the diamonds, we have chandelier, we have candle with bamboo, and butterfly. So, sa five designs, pwede dito maggawa tayo sa center ng chandelier. Tapos dito, tatakbo tayo dito ng single plate. Kung mag-single plating tayo dito, class, dapat andito din single plating. So, tingnan nyo mamaya kung paano ipin ang single at paano gagawa ng butterfly, gagawa ng candle. At dito tinuturo ko din sa inyo ang proper pinning ng pin. Kung paano siya ipin ng maayos na hindi siya masisira. Okay, so sit back and relax and enjoy watching the video. To get the balancing of the cloth, class, kailangan mo din makita kung saan ang center ng cloth. So ito, so nakikita nyo, haba, no? So, para malaman mo yung center ng cloth, tupiin mo siya ng half at hawakan mo yung both ends, then kunin mo yung center. So ito na yung center. Para ipin mo siya dito sa center, yung center of the cloth, ipin mo sa center kung saan nakalagay kanina. Tapos, yung cloth sa right side, magbalansi siya sa cloth sa left side. So cloth dito, at saka cloth doon. Kasi sa skirting class, kailangan ng tinatawag na balancing. So, dapat hindi kikinig yung kulang yung tela doon sa right at kulang yung sa tela sa left. Kaya dapat
makita mo yung center ng cloth at saka center ng paper. Ito yung tinatawag dito na balancing. Okay? So, ngayon, mula sa center, gagawa tayo ng centerpiece. Ito kasing center, parang pinaka-apple of the eye sa mga guests. Pagkita nila, pagtingin nila, pagpasok nila, unang makikita itong centerpiece. So, dapat gagawa ka ng unique and the best design. And for this demonstration class, gagawa ako ng chandelier. Tingnan nyo kung paano ang gagawin ng chandelier at ang unang step hanggang sa matapos. Okay? Ready go. So proper pinning, pasok, kagat, tahi, kain, tapos pa. So kailangan ma-intact siya ng proper. So kung tutupi ka dito ng lima sa right, dapat din dito sa left lima. So gawa tayo ng 10 pleats, ply by the way. Okay. Isa, dalawa, so to start your chandelier class design, you need to have this, you fold this into the inner part, the tip, ito yung tinatawag natin kanina na candle, tapos i-pair mo by pair, so bawat pair, ipin mo siya, pair dito, ayan, magka-pair sila, pinin natin, hanggang 10 ply, so 5 pair. Pagkatapos, na-pair mo sila, bigyan mo ng waist, yung hindi na-pair mo kanina, yun yung i-pair mo ngayon, tapos idikit mo para makagawa ka ng diamond. Okay, so ngayon, na-pair na siya, tapos ito, para may beauty yung centerpiece mo, ilock mo yung isang ply, para makita yung design. So, mamaya ito, nakadikit dito. Yung isa naman nakadikit dito. So, continue doing this hanggang makabuo ka ng diamond. Ayan. So, ngayon, sila yung magkadikit. Ito naman ang idikit natin. So, kita nyo. Ayan. Tapos, ito naman sila. Dikit mo yan para makabuo ka ng diamond. Tapos, ito. Kailangan yung pagpin mo, balansin mo siya para maganda tingnan. Yan. So, ito mo siya dito. Tingnan mo ha, pag pin na hindi makikita yung pin, ulo lang dapat ang makikita. Ayan. Para nakabuo ka, may makikita ka na na diamond. Tapos mula dito, since nakita mo na yung may diamond ka na nabuo, pwede ka na magpapababa na papunta doon. So, paliit ng paliit. So, ito iwan natin fly na to. Ito iwan. Ito na lang idikit natin. Tapos ito naman, idikit natin. Para makabuo tayo ng isang diamond na lang pababa. So, pababa, parang pababa siya. So, tingnan mo, ito iwan natin to. Ito iwan natin to. Ito na lang. Tapos, yan. Iwan na namin natin ito. Tapos, ito na lang yung isa. Okay.
Tapos ito na lang hanggang sa iisang diamond na lang makikita. So, iwan natin to, iwan natin to. Iwan ka dito, iwan ka dito. So, ito na lang dalawa. Ito na lang buuin mo. Na nagawa mo siyang diamond. So, paggawa mo na chandelier mamaya, di ba sa chandelier parang pag ganun, kaikot? So, ito yung gagawin mo. Mula dito, yan, yan. Para makagawa ka ng pang buong mga flower dito, ito yung iangat mo. Ito, yung first light, tapos crumpling mo. Tapos, lock mo dito sa bilil. Lock. Paso, then labas. Tapos, pwede mo pakyatin to hanggang dito. Ayan. Paso. Ayan. Isang ply lang, huwag mo kasama yung isa. Isang ply lang. Jump mo siya, parang gagawa ka na. Flower sa ibig. Tapos, angat, pin, kain, paso. Tapos, ganyan mo na. Ito, kainin mo ito. Tapos, ito. Ayan. Pin ka. Paso ng pin, labas. Ayan, so kung nakita mo, manabuo na tayo, kasi kung aangan pa to, magawa mo siya ng ganyan, may makikita mo na siya dito. So, ayusin mo. Okay, so gagawa siya, ay angat mo ng ganyan. So, kung gagawan mo to ng mga crumpling flower dito sa gilid, sa taas, pwede din. So ginawa ko lang, isinimplihan ko, na diamond tsaka chandelier on the right side. So kung ano yung nakita niyong design, yun din ang gawin mo dito para may matawag ka na balancing.